Tokilai nang kanyangalan puri syayawitan at papurihan magpakailanman. Puri syayawitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sumasama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayan ng tinipon ng iyong Espiritong Banal, ang kaloobang ikaw ay wagas na pagtapatan at ang kapasyahang ikaw ay malayang paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga matatanda ng simbahan ng Epeso, "Ingatan ninyo ang inyong mga sarili at ang lahat ng kabilang sakawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalanan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubad at walang patawad sa sisilain ang katawan. Mula na rin sa inyo'y lilito ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapanood ang mga alagad at sa gayon mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahan ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang
siya mapagpapatibay sa inyo at mapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapakibanal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiyak at hinaggan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya hindi nila makikita uli at siya inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari do'y naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitan ang pagpapurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula roon maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, magahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuwaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas ng kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poon Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia. 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 Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang Banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspo sila ng kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan.
hindi ko'y dinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa buhay po natin bilang isang komunidad, lalo tigit bilang isang komunidad ng ating Panginoon, tunay na napakahalaga ang pagkakaisa. Sapagkat kung naroon ang pagkakaisa, marami tayong magagawa. At maraming beses na itong napatunayan. Kahit yung mahihirap na sitwasyon, kapag naroon ang lubusang pagkakaisa ng sambayanan, tunay nagaganap ang lahat ng pinapangarap. Napatunayan natin ito doon sa EDSA Revolution. Nakita natin, ano? Nang nagkaisa ang puso, isipan at damdamin ng bawat Pilipino at nagkaroon ng pagsasama-sama, naganap ang isang pinapangarap na makalaya mula sa kapangyarihan ng diktador. Ibig sabihin, sa buhay natin, lalo tigit bilang komunidad ng ating Panginoong Jesucristo, tunay na napakahalaga ang pagkakaisa. Kung kaya nga, mapansin natin doon sa ating ebanghelyong napakinggan, idinalangin ng ating Panginoon sa Ama na tayo, kanyang mga alagad, na kanyang iiwan sapagkat siya'y babalik na doon sa piling ng kanyang Ama. Ang dalangin niya, maging isa ang kanyang mga tagasunod. So ito ang hangad ng ating Panginoon. Kung paano siya at ang Ama ay iisa, gayon din naman ang hiling ng ating Panginoon at ang nais ng ating Panginoon, tayo na kanyang mga alagad ay manatiling nagkakaisa at iisa. Kaya nga, doon natin makikita yung ang pagnanais ng ating Panginoong Jesucristo na yung kanyang komunidad na binuo, ang komunidad ng mga alagad, ay lubusang maging matatag sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na magdadala sa kanila patungo sa tunay na pagkakaisa. Ang nais ng Panginoon, lagi silang buo. Sapagkat kung sila'y magkakawatak-watak, hindi nila maisasakatuparan ang misyong iiwan ng ating Panginoon sa kanila. Kaya naman, ito po ay isang mahalagang paalaala para sa atin bilang komunidad ng ating Panginoon. Walang ibang hangad sa atin ang ating Panginoon, kundi tayo bilang isang kanyang komunidad ay laging mamuhay sa pagkakaisa. Ito ang idalangin ng ating Panginoon sa Ama para sa atin bilang kanyang komunidad. Kaya sana, ito yung ating laging pagsumikapan na matupad sa atin bilang isang komunidad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya magandang tingnan natin yon, magandang suriin sa ating sarili. Paano tayo nagiging daan tungo sa pagkakaisa ng ating sambayanan? Baka tayo ay nagiging daan pa upang magkawatak-watak ang ating komunidad.
Dahil ito yung katotohanan ng ating hinaharap. Kapag nabubuo ang komunidad, lagi namang mayroong sumisira. Hindi mapakali. Hindi maintindihan kung naiinggit o ano bang nararamdaman. Na kapag naroon, nakikita ang magandang samahan, lagi may sumisira. Pero lagi natin tatandaan paano tayo uusad kung laging mayroong hadlang, kung mayroong laging sumisira. Walang ibang hangad sa ating Panginoon, lagi natin tatandaan. Kung di tayo ay manatiling nagkakaisa. Sapagkat iisa, yung misyon na ibinigay sa ating Panginoon. Kaya ang nais niya ay maitatag natin ang kanyang kaharian dito sa ating komunidad. At yun yung dapat pagsamasamahan nating mithiin at pagsumikapang kamtin. Sapagkat ito ang kalooban para sa ating Panginoon. Kaya nawa, hingin natin ang lubos na biyaya mula sa ating Panginoon na tayo ay sama-samang kumilos patungo sa pagkakaisa ng sambayanan ng ating Panginoon upang sama-sama rin nating maisakatuparan ang misyong ibinigay sa atin ng ating Panginoon nang sama-sama rin nating makamit ang ating hinahangad na kaligtasan. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin, nagbibigay lakas. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay ng iyong na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ang dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo,
Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, O sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan naraw-araw. Iligtas sa kasalanan at ileo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ng ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mo sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos, handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat ko'y ipapasam. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang isasagawa ang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandang loob at pag-iliw. Asa kakayanan ito para kami dalisayin, kami naway pagindapating lagi sa iyong nakahain sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga-Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang kaintiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan na ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, tayo po ay nasa ikatlong araw ng paghahanda para sa pagdiriwang na kapanganakan ni Santo Padre Pio. Ito po ay tuwing misa na ikalima ng hapon. Kayo pong lahat ay naanayahang magpamisa at makiisa. Gayon din naman, bukas ay 25 kaarawan ni Santo Padre Pio. May healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis sa 9 na umaga at misa pasasalamat naman sa 5 ng hapon. Bukas din po ang ating Carapol program na gaganapin sa 7 at kalahati ng gabi sa Divine Mercy Sanctuary, kayo po ay naanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan.
Magsitayo po ang lahat para sa pagbasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong biyaya at awa. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating balalapagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapa't pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Humayo kayo at gawin mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa May Chapel of Reconciliation. Aputing rosas ay simbolo ng pasasalamat, at ang pulang rosas naman ay simbolo na ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Available po ang mga rosas sa May Chapel of Reconciliation.